Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali dyan sa Pinas. Andito naman ako sa YouTube channel ko, Bagitong Marino. Kumusta kayo dyan mga Bagitong Marino? Pag-usapan natin ngayon yung seawater cooling recirculation. Kasi first time ko itong encounter, wala nagbarko ako. Seawater cooling recirculation, ginagamit lang po siya sa mga lugar na nagyiyelo na yung dinadaanan ng barko, kaya ng Alaska kanan. So yung time na pumunta kami ng Quebec, Canada, nagyiyelo na yon. Yung nagbibiyahe kasi ako dyan noon, summer, wala namang yelo, kaya nakabiyaya ako dyan dati. So ngayon nakabiyaya ako ngayon, nagyiyelo na yung Quebec, Canada yung time na yon, kaya hindi pala pwedeng pumasok doon yung barko kung walang seawater cooling recirculation. Kaya po si-share sa inyo para may idea din kayo kung makabiyahe kayo na nag-iilo na lugar. So ang nangyari doon, nag-email yung principal sa amin na sukatin yung plants holder doon sa may dosages sa inner bulb, sa doon sa top may rundong cover na plants before dosages filter. Doon namin sinukat yung cover plants, yung outside diameter ng plants at saka yung center bolt hole, sinukat namin yon at saka yung thickness ng plants. Tapos yung sa overboard seawater cooling pipe before valve, doon din i-tap yung isang linyada na barbula na ang size 170 millimeter din, small piece na tubo, tapos mayroong butterfly valve. So, bago kami dumating ng Canada, sa Atsi pa kami, nag-install na kami ng linyada dun sa central cooler para may linyada kami na magana yung generator pa rin kasi papatayin yung bomba ng seawater pump. So, sa Atsi pa kami, nagawa na kami ng linyada dun sa central cooler, to emergency fire pump ang gagamitin. Doon kami nagkabit sa fire hydrant, yung ginamit namin linyada doon yung fire hose, pasok doon sa inlet ng central cooler. After valve, doon kami nagkabit ng barbula na itap namin doon. Tapos yung outlet din doon din sa after cooler, after valve namin itap yung outlet papunta doon sa freshwater generator, seawater line, yung overboard doon. Doon kami mag-tap din. So, ang linyada galing sa fire hydrant, pasok doon sa inlet sa central cooler, yung outlet niya labas doon sa linyada doon sa may overboard sa freshwater generator. Doon yung outlet niya papuntang overboard. So ready na kami doon sa linyada. Pagdating doon sa Quebec, Canada, nag-ankurahe kami doon. Dumating agad yung cover, doon yung cover. May umakyat na isang Pilipino na certified welder na siya magkabit doon sa may overboard side ng central cooler outlet, seawater. May welding kami ng small piece doon na yung pit welder na Pilipino ang mag-welding doon kasi hindi tayo pwedeng mag-welding kasi hindi naman tayo mga certified welder. Marunong nga tayo mag-welding pero hindi naman tayo
kabilang pa pwede mag-welding doon kasi hindi nga certified. So may market na certified welder, siya ang nag-welding doon. Kami dito sa may cover side, so pinaandar na namin yung fire pump, emergency fire pump. Saka namin pinatayong bumba ng seawater pump. Sinira namin yung barbula dito sa may central cooler, saka yung sa inlet outlet. Gumana na ngayon yung emergency fire pump, overboard dun sa freshwater generator. So gumana na, okay na, stabilize na yung temperature sa generator. Saka namin didrain yung sa linyado dun sa seawater line para makawinding yung Pilipino na welding dun sa may overboard side. So kami ngayon ang nagtira dito sa may glossy side. Dumating yung may cover na siya with pipe na siya, tapos elbow, tapos may butterfly valve na. So yung nadrain na yung si water dun sa linyada, sinarado namin yung low switches at saka yung high switches. Saka namin binaplas yung cover dun sa may low switches side before filter. Saka namin kinalit yung cover na dumating, pipe na pergola, kasi gawa na yung galing sa shore. So ang ginawa namin linyada ng yung flexible rubber hose ang ginawa namin linyada. So dalawang butterfly kabilaan sa low switches at saka dun sa may overboard valve sa seawater cooling. Kaya ito ako nang sasalita para maintindihan nyo, kasi dun sa baba maingay. Kaya sa sunod na vlog ko ipakita ko yun. Kaya abangan nyo lang. Huwag nyo lang kalimutan like and share, subscribe, and follow my YouTube channel Bagitong Marino. And good luck sa inyo dyan, mga Bagitong Marino. Bye.